Panginoo, di ba tungkol sa pagwasak sa templo at sa mga kahirapan at pag-uusig na darating. Pumalakpak ang lahat ng nakakaranas ng mga kahirapan at pag-uusig. Buti naman, nararanasan nyo. Akala ko ako lang. May narinig akong preacher na isa daw sa parang pinakadelikadong preaching is yung ano ba ito? Yung puro pagpapala. Yung tulungan niyo ako ha. Okay. Yung narinig natin na puro pagpapala, 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 pagdating sa puntong gadanas ng mga pamimusing paghihirap, problema, suliranin, wala na. So magtatanong na asaan na ang pangako ng Diyos. Okay. Pakinggan niyo mabuti ha. Glory to God. Sabi doon sa may Romans 8, beginning verse 32, and the following, at nakapokus doon sa 35. Ano nga ba daw ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Ang gutom ba? Ang kahubaran? Ang kawalan? Ang taba? Kamatayan? Sabi ganyan, kahubaran? Sabi ganyan, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Okay. So, ang nangyayari, sabi nga ni Father kanina, hindi lang noong time ng mga apostol, no? Kundi ito ay mai-apply din natin sa kapanahunan na ang mga kahirapan, pag-uusig na darating, hindi tayo exempted. Na makatabi mo, ha? Mukhang pinagpala pa ba yan? Okay. So ito yon. Alam mo minsan, no? Mayroon akong pinsan na parang hindi siya naniniwala sa Diyos, hindi nga nagsisimpay, no? At saka filosofo. Pero nung lumindol minsan alakas, naku siya ang una kong narinig, Diyos ko po! Kaya yung lindol na yun, ang pangala sa buhay ngayon. Bakit? Kasi for the first time na narinig kong tumawag sa Diyos. Alam mo, sabi nga ng Biblia, kung tayo daw ng mga nakakakilala sa Panginoon, at mga nilalang na hindi marunong magpuri, kaya niyang paggalawin ang mga bato sa kabandungan, gugulong para may magpuri sa Panginoon. Mabuti na lahat itong mga charismatic, alam talaga, no? Marunong magpuri, marunong gumalaw ng katawan, marunong magbigay, no? Marunong mag-alay, ng buhay, hindi papatay-patay. Okay. So ngayon, binigyan din ni Father kanina yung paghahanda, no? Ano ba yan? Ano ba sabi doon? Yung humanda. Teka, mag-ingat. Yung pag-iingat pala. Na tayo mag-ingat. Pinag-iingat tayo saan? No? So, si Jesus, tingnan natin dito, ha? No? Alam niya, no? Napipredict niya ang mangyayari. Tayo, alam mo, sa totoo, alam niyo ba ang mangyayari? Hindi. Wala tayong alam. No? Kaya kalimitan ng mga tao, nagpapahula yan. Andiyan pa ba kayo? Pumalakpak ang mga nagpapahula doon sa Quiapo. Tapos sa pagpahula, one time, may napindot ako at tungkol din yun sa hula. Ewan ko ba lang, ito kasing cellphone na yan. No? Na mga, may magpipindot ka dyan minsan, may mga lumalabas na kung ano. Ba't ganito? Pag naging ganito, hindi ko naman pinindot, pero kaya nga touch screen pala, pag na-touch mo lang, nandiyan pa ba kayo? Kung ano-ano ang lumabas, may lumabas na parang hula. Tapos, di sabi doon, pinasa ko yung tungkol sa akin, kasi doon sa may parang sodium, si Azor. Tapos ay nakalagay doon, na parang may masama daw na mangyari, ganyan, sa taon daw na ito, para daw iyon ay malabanan, may pipindutin ulit. Nandiyan pa ba kayo? Doon ko na realize, ba't ako napunta sa site na yun? Samantala, tayo ay nakakakilala sa Panginoon. Ibig sabihin, walang nakakaalam, kundi ang Diyos sa bakit ba natin ang problemahin ang bukas? O, kagaya na, nagulantak tayo sa COVID. Naisip niyo ba na magka-COVID? Di ba? May nagtanong, o, ano ang magagawa ng Diyos? Estudyante itong nagtanong eh, sa papay. Sabi niya, kasi lahat ng katanungan sa buhay, nasasagot na ng computer. Lalo tigil pag may internet ka. Tanong ka lang doon, sagot. No, ang bilis ano?
kaminong araw yan sina Sister Rose, di ba? Research tayo sa library. Lahat ng libro, lahat ng encyclopedia, kukumpiyahin namin yan. Ngayon, hindi. No? Maghanap ka ng pinakasimple na sagot, nandiyan ka agad. So, parang, I don't need God anymore because alam ko na ang kasagutan, pero alam mo kung ano sinagot? The God that we are serving is a God of surprise. Nandiyan pa ba kayo? Yeah. So, hindi natin alam ang mangyayari. Nasusurprise na lang tayo sa pangyayari. Kagaya ng COVID. Oh. Sino ba hindi na-surprise doon? Yung simpleng laknat at ubo na minsan ini-enjoy lang natin, kagaya ng naghihiling. Naku, naghihiling kami dyan sa Araneta. Pag iyan, Lord, may ubo na lang, iyon na lang ang i-pray over ko, Lord. Huwag naman yung cancer. Kasi yung mga pumunta doon, may mga cancer, may mga matitinding sakit. Ang pinipray ko kay Lord, sana matapat na lang ko doon sa may ubo. Ngayon, sige, yung ubo, kinatatakutan na kasi pag inumuhan ka, at yun ay COVID, patay kang baba, patay kang tao ka, di ba? Kasi lilipat sa'yo. No? So yun eh, hindi natin alam na ang simple yung ubo pala, Sister Rose, magiging treat sa buhay ng ano natin, no? Ng mga mananampalataya, na samantala noon, pinipray lang natin, di ba so, umbo na lang Lord sa akin, huwag naman mo, eh, ako'y tapat sa may diabetes, sa may, ano, may cancer, may mga arthritis, no? Sa umbo na lang, umbo si Pod, ayan, nagtatakyan kayo kasi baka may umbo yung katabi mo. Okay, so, nasusurprise tayo, hindi natin alam. So, God is in control of everything. Ngayon, ano ba ang control natin bilang mga mananampalataya? So, sabi ka niya, pinag-iingat tayo. Pinag-iingat saan? May instruction na si Lord eh. Alam mo sa totoo, itong Bible, nagsasabi na ito kung anong gagawin. Sa Deuteronomy, sabi ka niya, blessing and curse is in your front. Choose blessing instead of curse. Yung pa naman ang sagot mismo, sinasabi na ni Lord. Pero tayo ganito, sa exam, alam mo, masakit ang karaturo mo, talagang pag-isipan mo, ano pang sagot dito? Sa Biblia, sinasabi na ito na ang gagawin mo, pero bakit hindi pa natin masunod? At Diyos lang nagsasabi, tingnan ko lang, tigas ang ulo ng mga tao. Amen? Glory to God. Mabuti na lang, sabi ni Lord, oh, ako na ang permanenteng kaligtasan. Dahil magkasala uli ang tao, alam mo kung anong gagawin, magbalik loob lang, maliligtas ka uli. If, sabi ka niya, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all unrighteous. Napakaganda ng panahon natin na tayo ay nasa biyaya ng Diyos. Okay, so, mag-ingat kayo at nang hindi, okay, so pinag-iingat tayo. Pero, ito ang isa-isip natin na napakahalaga. Doon sa sinasabing mag-ingat kayo, may binigay na rin si Lord. Kasi, naku, may pag-uusig na darating. Naku, may lindol. Naku, may gera. Oh, naku, ang mahal-mahal na ng bilihin. Naku, ang bigas. Alam niyo ba sa Revelation, nakalagay doon na ang isang sahod ng isang araw, halos hindi na ka na daw mag-abili ng isang gatang na bigas na kakainin. Oh, biro mo yun? So, walang may kasalanan dito dahil expected na at sinabi na ni Lord na mangyayari ito. Kaya, huwag nyo sisihin si Putin, ha? Na may ano, may gera. Huwag sisihin yung mga, no? Kasi si Glenn, kasi ang mahal-mahal na niyang bilihin, no? Ang dami nating sinisisig, pero ito, pinredict that, sinabi na ni Lord. Ngayon, ano ba ang pamerta mga mananampalataya? Sinasabing, pinapatala, laging sinisigaw, don't worry, ang sagot niyo, be happy. Pero pag may problema, naku, pag be happy ka pa kaya, makasimangot ka na, di ba? Hindi na natin kaya mag-enjoy, okay. Ang sabi dito sa may Ephesians 5:8, let no one deceive you with all empty words. So ang gusto, number one na punto na nais kong bigyan diin, no? Na pinangako, ito yung pangawakan natin, pinangako ni Lord. Oh, hindi ako ang may sabi, si Lord ang may sabi, si Jesus ang may sabi, do not deceive. Anong deceive? Huwag ka magpalinlang. Ha? Alam mo, sino ba unang nalinlang?
si Eva at si Adan. Sinabi na huwag mong pakialaman ang puno ka na sa gitna. Sa dami na pwede pakialaman, bakit yung pinagbabawal ang pinakikialaman? Nandiyan pa ba kayo? Ha? Minsan na pinakikialaman natin ang hindi dapat pwede pakialaman. Yan tuloy, madidisgrasya. Glory to God. Yung pinagbabawal ba, yun yung masarap pakialaman eh. Ha? Pag sinabi, tira ng kinti mo, huwag ka namang matis. Yun ang paborito mong sausawan. No? So parang ano, yung tinutokso ka, you are an ad. Kuso, nadidisip tayo sa mga negatibo. At ang tao, dahil sa kanyang kahinaan, ano ang nangyayari? Kasama kayo dito, kasama rin ako. Tayo minsan ay bumibigay. No? Glory to God. Kaya sabi kanya, ang pinupunto rin dito, huwag ka madisip na magsabi, oh, ako na ang sugo, dito na kayo. Aywan ko, naguguluhan ako. Ha? Sa dami at sa kaming pamilya, ba't nagkaganon? Hindi ko rin alam. Ha? Aywan ko sa inyo, ba ang problema nyo? Mayroon akong kapatid na iglesia ni Kristo. Mang doon sa nanggit anak niya na Muslim. Tapos pumunta doon sa bahay kasi laki niya ang grilo. Natakot ako sa sarili kong bahay. Bakit? May dumadapa. Pero nangyayon, akala ko na stroke kasi ang laki ng katawan. Akala ko, inatake. No pala, dumadapa. Ay, Muslim pala siya. Oh, may isang ganun, no? Tapos nagtatalo-talo na doon sa mga doktrina. Ano na ang nangyayari? Oh, ngayon, di ba? Ba't ganon? Kaya nga sabi, di ba, mag-ingat kayo na hindi maligaw ng inuman. Tingnan mo katabi mo, hindi pa ba naliligaw yan? Glory to God. Kaya alam niyo, hindi nyo maintindihan. Kasi minsan, ang nagpapaliwanag, hindi mo alam kung nagpaliwanag, naligaw din. O, kagat ka ngayon. Minsan ganito, ay, doon sa amin, alam mo kung ano, may sisulpot na isang relihiyon. Sasali yung mga member ka namin. Mayroon na naman iglesia ni Kristo, doon na naman siya. Doon sa saksi ni Roman, recruited, doon na naman siya. Doon ulit, lahat sinalihan. O, ano nangyari? Ha, imbes na intindihan, lalo naguguluhan, nandiyan ko ba kayo? Kasi ang salita ng Diyos, inahinatulad yan sa pagkain. No, hindi lamang sa tinapay na bumuhay ang tao, sabi sa